Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita? WB Miliation. Tayo mo lang dito sa ating video reaction na sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa PHTV. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At ito nga mga kabalita, naku po, US Navy hinabol at pinaputukan umano ang dalawang Chinese warship sa South China Sea. At yan, bago ang lahat, ito ay ating reaction video lamang. Ang naman sumasalaraon dito ay bahagi lamang ng ating reaction video. At yan, play na natin. Iniulat na sinabi umano ng isang hindi pinangalanang opisyal ng Armed Forces of the Philippines na dapat umanong ipadala ng gobyerno ang mga taksil at traidor na Pilipino na pumapanig o kumakampi sa China. Sinabi ng opisyal na hindi umano katanggap-tanggap ang ilang mga pahayag ng mga kababayan nating Pilipino sa social media dahil imbes na magpahayag sila ng suporta sa Philippine military, mas pinapaboran pa umano ng ilang mga Pinoy ang China. Dito nga tila nga ba mga kabalita natin na rapat lamang na talagang ipadala o sipain papunta doon sa mga chekwang to sa China. Yung tila nga ba kumakampi pa o talagang tila nga ba sinusuportahan pa yung galaw o yung mga nagiging hakbang ng mga chekwang to ng China, no? Laban nga sa ating bansa na kung saan ay kitang-kita na nga yung pinagagawa ng mga kahinayupakan, no, talagang kadipunggulan ng mga chekwang to, tila nga ba kinakampihan pa ng mga ilang Pilipinong, tila nga ba talagang lason na lason, no, sa pagkatao ng mga chekwang to ng China, o talagang eto yung tila nga ba natatapalan at nasusungalngal ng pera ng mga chekwang to ng China, na kung saan yung talagang pagpapahayag sa social media, tila nga ba nais na talagang suportahan, na talagang himurin, no, itong mga chekwang to, itong China. Na dito ay nararapat lamang na talagang ipadala o kung pwedeng ibala sa kanyo na itong mga hinayupak na to, na itong mga Pilipino na mga walang hiya talaga, na talagang matapalan lang ng salapi, tila nga ba talagang nganga-nga o talagang ngangaw-ngaw para nga, no, sa mga chekwang to sa China. At handang ibenta o handang talikuran nga yung ating bansa, no, ito yung mga tila nga ba mga kasuklam-suklam at kasukasukang mga pagkatao na mga tila nga ba nakasuporta pa o tila nga ba talagang nais pang akapin ang ginagawa ng mga chekwang to na mga kahangalan at kadipunggulan dito nga, no, sa ating karagatan. Mga talagang kasuklam-suklam, no, para sa ating bansa. Na imbis si paglaban talagang tinatraidor pa itong ating lupang sinilangan. At yun, tuloy ba natin? Ito ay matapos pumalag ang Philippine Coast Guard sa ilang mga Pilipino na di umano'y ipinagtatanggol ang ginawang agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea, at sinabi na itinuturing ng PCG ang mga ito na traidor at hindi makabayan. Sinabi ng tagapagsalita ng PCG para sa West Philippine Sea na si Commodore J. Tariela sa isang pahayag na kung ikaw ay Pilipino, nasa gobyerno man o pribadong sektor, anuman ang iyong politika, ang paggawa ng mga dahilan tungkol sa agresibong pag-uugali ng China ay dapat ituring na hindi makabayan at isang taksil sa Pilipinas. Iniulat ito ilang araw matapos binomba ng Chinese Coast Guard ng water cannon at agresibong hinarang ang isang Philippine vessel na nagsasagawa sana ng resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ito mga kabalita natin, yung mga Pinoy na tila nga ba talagang suportado pa yung ginagawang hakbang sa ating bansa o sa ating mga barko, na kung saan ay nasasaktan na nga yung ating mga manlalayag, tila nga ba tuwang-tuwa pa itong mga nakasuporta umano o yung mga traidor at talagang hindi makabayang pag-uugali ng mga tila nga ba'y makachekwang to o talagang lason ng utak sa mga chekwang to, na kung saan ay talagang nararapat lamang ito ang unang tamaan, no, ng mga tila nga ba'y ilulunsad na pampasabog ng mga chekwang to para malaman nila kung ano yung sinusuportahan nila, na talagang yung kanilang pagkaitim na pag-uugali o yung kanilang mga itim na katauhan, talagang dapat ito ang mapulbos ng mga chekwang to. Ito yung unang-unang tamaan nga ng mga balang papakawalan ng mga chekwang to para malaman nila yung sinusuportahan nila kung ano ang merong ugali o
kung ano yung mga pagkatao ng mga checkwang to, ng mga hinayupak at talagang mga dipunggol dito nga no, sa ating karagatan, na kahit gustong gusto na nilang kamkamin ito, tila nga ba suportado pa ng mga hinayupak, no, at talagang kasuklam-suklam at mga traidor, at talagang tila nga ba mga dipunggol, mga bilatibay, no, dito nga no, sa ating karagatan, no, sa ating bansa nga, itong mga traidor at talagang nakahimod na mga bilatibay dito nga no, sa mga checkwang to ng mga hinayupak talaga. At yun, tuloy pa natin. Sinabi ni Tariela ng freedom of speech ay hindi dapat gamitin sa maling paraan upang bigyang katwiran ang mga hindi makabayang aksyon sa pamamagitan ng pagiging isang mouthpiece ng komunistang bansa. Anya na sa halip, dapat magkaisa ang mga Pilipino sa pagkondena sa mga ginagawang agresibo at illegal na aksyon ng China sa West Philippine Sea. Sinabi rin niya na dapat sama-sama tayong magkaisa sa pagprotekta sa interes ng ating bansa at maghangad ng mapayapang resolusyon sa mga isyu. Ang BRP Sierra Madre ay sadyang isinadsad sa Ayungin Shoal noong 1999. Ang nasabing vessel ay pinamamahalaan ng mahigit sa isang dosenang marines at mga sailors, at ito ay naging simbolo ng soberanya ng Pilipinas sa nasabing lugar. Matatagpuan ang Ayungin Shoal sa layong 105 nautical miles mula sa pinakamalapit na probinsya ng Pilipinas na Palawan, at bahagi ito ng 200 nautical mile continental shelf ng bansa, gaya na nakasaad sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Ngunit sinabi ng komunistang bansa na mga Philippine vessel ay illegal umanong pumasok sa paligid ng Ayungin Shoal, na kung saan iginit nila na ang lugar ay bahagi ng kanilang teritoryo, at ang ginagawang resupply mission ng AFP ay isa umanong paglabag sa batas ng China. Samantala, sa ibang aspeto naman, iniulat na sinabi umano ng isang source na direktang nagbanta ang isang mataas na opisyal ng US military sa China, at sinabi na handa umanong paulanan ng Estados Unidos na mga nuclear missile ang komunistang bansa kapag nagdeklara ito ng gyera. Binalaan umano ng chairman ng Joint Chiefs of Staff ng Estados Unidos na si General Mark Milley ang komunistang bansa, at sinabi niya na hindi magdadalawang isip ang US military na gumamit ng mga nuclear weapons kung magkakamali ang China. Binigyang diin niya na mas marami ang nuclear weapons na nasa inventaryo ngayon ng US military kumpara sa People's Liberation Army, at hindi makakaligtas ang sinuman sa China kapag pinakawalan ng Washington ang kanilang pinakamalakas na sandata. Yan nga mga kabalita natin, na tila nga ba talagang handang pakawalan ng US yung kanilang mga nuclear upang talagang tuluyang maubos, at talagang dito ay matikman ng mga checkwang to ng China yung bagsik na maaari nilang sapitin dito nga sa US, na talagang etong US ay hindi rin nagbibiro kung sakaling papakawalan ito ay napakadaming ring nuclear na talagang tatama o talagang tila nga ba ilulusaw sa mga checkwang to dito nga no, sa karagatan o kung saan pa man patatamain ng US ito nga kanilang mga nuclear, na talagang lubhang delikado kapag tumama itong mga nuclear no, sa isang bansa nga mga kabalita natin. Natuluyang pagkawasak at pagkaduro nga ang matatamo ng tatamaan ito, lalong-lalo na itong mga checkwang to, na ito nga ang tila nga ba magiging katapusan ng mga checkwang to ng China kapag tuluyang ginawa ito ng US, dahil napakaraming sandata na hindi pa natin alam ang meron nga itong US upang ipantugon no, sa mga gantong tila nga ba labanan. At yun, tuloy pa natin. Pinayuhan na nasabing general ang China na huwag sagarin ang kanilang pasensya, at sinabi na tigilan nito ang mga ginagawang agresibo at provokatibong aksyon sa West Philippine Sea upang maiwasan ang anumang gulo.
iniulat ito matapos inakusahan ng China ang Pilipinas na naghahangad umano ng isang permanenteng base sa Ayungin Shoal at muling nagdemand ang komunistang bansa na alisin ang BRP Sierra Madre na kung saan tinawag nitong Rinnai Zhao. Naglabas ng pahayag ang Chinese Ministry of Foreign Affairs bilang bahagi umano ng komento nito laban sa naging pahayag ng US State Department na kung saan ay binatikos ang Beijing dahil sa ginawang pagharang ng mga barko nito sa isang supply ship ng Pilipinas malapit sa Ayungin Shoal. Sinabi sa pahayag ng Foreign Ministry ng China na makasaysayang konteksto ng isyo ng Rinnai Zhao ay napakalinaw. Noong 1999, nagpadala ang Pilipinas ng isang military vessel at sadyang isinansad ito sa Rinnai Zhao na kung saan isa umanong pagtatangka na baguhin ang status quo sa lugar. Idinagdag nito na agad umanong nagsagawa ang China ng aksyon at nagdemand sa Pilipinas na alisin ang Sierra Madre. Ilang beses umanong nangako ang Pilipinas na hatakin ang barko, ngunit hindi pa rin ito kumikilos. Hinanga din umano ng Pilipinas na i-overhaul ang nasabing vessel upang permanenteng okupahin ang Rinnai Zhao. Ang BRP Sierra Madre ay sadyang isinansad sa Ayungin Shoal noong 1999. Pinamamahalaan ang nasabing barko ng mahigit sa isang dosenang marines at naging simbolo ng soberanya ng Pilipinas. Matatagpuan ang Ayungin sa layong 105 nautical miles mula sa pinakamalapit na probinsya ng Pilipinas na Palawan at bahagi ito ng 200 nautical mile continental shelf ng bansa gaya ng itinakda ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Yan nga mga kabalita natin, ilang patungkol ng mga pahayag at balita dyan na kung saan ito nga yung talagang tila nga ba no, na dapat sipain o na dapat paliparin papunta nga sa China. Ito nga tila nga ba nakasuporta o tila nga ba pumapanig pa sa mga chekwang to sa China. Sa kabilangan ng ginagawang tila nga ba hindi maganda no, sa ating mga hukbo o sa ating mga kapwa no, Pilipino dito nga no, sa West Philippine Sea na kung saan ay nakakatamo nga na nga tila nga ba pangit na tugon at nasasaktan na nga sa ginagawang hakbang ng mga chekwang to ng China na kung saan tila nga ba suportado pa ito ng mga ilang Pilipino na lason na talaga nga mga walang hiya o talaga nga mga tila nga ba no, kasuklam-suklam para sa ating bansa na ito nga sinusuportahan nilang mga chekwang to na talagang mapanakit at talagang mapangangkin nga ng mga teritoryo. Ito pa ang gustong-gusto nilang akapin no, na talagang itong mga chekwang to ay talaga nga maitim ang pagkatao dahil tila nga ba isa to sa talagang nais makasamsam o talagang nagkakamkam ng tila nga ba yaman o salapi sa mga chekwang to sa China. Na ito ang tila nga ba ngayon ang nais na talagang ipamuka sa mga tila nga ba nakasuporta sa mga chekwang to na talagang hindi makabayan at talagang taksil at mga traidor nga no, sa ating bansa. Na nararapat lamang na talagang ito yung mga tamaan nga ng bala o tila nga ba ito ang isa sa talagang masabugan kung sakaling aatake ang mga chekwang to ng China dito nga no, sa ating bansa. Na dapat nga sila ang una nating ibala papunta nga dun sa mga chekwang to dyan nga no, sa bansa nga ng China. Dahil kasuklam-suklam na talagang kakapalan pa ng apog no, para ipagtanggol ang ibang lahi imbis yung ating bansa. Na talagang dapat na ipagtanggol. Na dapat nga na may pananagutan itong mga hinayupak na to, subalit nga tila nga ba kampi pa at talagang tila nga ba ulul na ulul pa rito sa mga chekwang to o dito nga no, sa China. Na talagang yung kanila nga mga nagiging hakbang o nagiging galawan ay para nga sa mga chekwang to at hindi nga para sa mga Pilipino o sa ating bansa. Yan yung nga tila nga ba no, lunod no, sa kapangyarihan o salapi ng mga chekwang to o ng China. Na nararapat lamang na talagang ihagis o talagang nararapat lamang na talagang ito
ang ibala natin sa tila nga ba pampasabog papunta nga doon sa mga Chekwang to o sa China. Yung mga hinayupak at mga dipungan na dipunggol na kumakampi o umaakap dito sa mga Chekwang to o sa China. Na dito pa nga yung handang gawin ng US dito nga no, sa mga Chekwang to o sa China na talagang paulanan ng nuklear o tila nga ba lusawin na talagang wasakin at durugin ng ano mga tila nga ba nagiging kagamitan nito dito nga no, sa ating mga teritoryo o talagang saan pa mga pwedeng gawin ng US yung kanilang nagiging matibay na tugon laban dito sa mga Chekwang to sa China na talagang hindi nga magdadalawang isip na tuluyang ito ang gawin o sapitin ng mga Chekwang to, yung tuluyang pagkadurog at pagkawasak at talagang yariin ng nuclear, dahil itong US talagang hindi rin nagbibiro no, sa kanilang tila nga ba nagiging tugon o talagang magiging tugon laban dito sa mga Chekwang to. Pag sinubukan nilang gawin yung mga balak nila ng mga pagsalakay at pag-atake, talagang ito ang hudyat na talagang pwedeng gawin ito ng US. At ito nga ang isa sa mga ayaw mangyari ng mga Chekwang to, dahil dito nga talagang pagkadurog at talagang pagkawasak lamang ng kanilang bansa o ng kanilang ekonomiyang pinaghirapan ang magiging epekto nito. Kaya iwas na iwas itong mga Chekwang to, itong China, na talagang kumportahin na tuluyang umaksyon na talagang magbigay ng malakas na tugon o talagang malakas na prehensya itong US laban sa kanila no. At dito pa nga yung tila nga ba pag-aasam ng mga Chekwang to na mawala nga yung isinadsad natin barko, o ito nga nais nila nga mangyari, yung tuluyang mawala ito at talagang tuluyang makontrol at makuha nila itong Ayungin Shoal, na patuloy naman natin nga ipinapahayag at pinaparating sa mga Chekwang to na hindi nila magagalaw o hindi sila magtatagumpay sa mga nais nila nga gawin na hakbang laban dito, dahil patuloy natin itong ipagdidiinan at ipagigit-gitan sa mga Chekwang to na wala silang karapatan na galawin o tila nga ba alisin ang anumang istruktura na meron nga ang ating bansa laban sa mga Chekwang to. Dahil pag ginawa nila ito, talagang papalag at papalag syempre yung ating hukbo at patuloy magkakaroon ng hindi magandang tugunan at talagang mauuwi sa bakbakan no, dahil handang ipagtanggol at talagang hindi bibitawan ng ating bansa yung ating mga teritoryo. At yung iba pang mga patungkol ng mga pahayag at balita dyan, at kayo, kayo na lang bahala mag-komento sa ibaba na nais nyo i-komento patungkol dyan. At yun, muli syempre nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre nagpapasalamat tayo dito sa PH TV. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At yun mga kabalita, ito mo lang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita mga kabalita.